Ibinabalita kita sa OGDS Showbiz Update. Ikaw pa minsan ang headline. Ano nagiging reaction mo? Mama Odge naman, oh. May damage control na nga, eh. Wala ka bang na... Yung source mo, to be honest. Kasi kinausap ko silang lahat, eh. Sina Blythe, lahat. Sabi ni Blythe, ba't ako nasasangkot sa mga chismis? Ako na naman! So, dun pa lang, medyo sumakit lang yung damdamin ko na parang bakit may dinagdag na inaway ako sa set. Na-call out ako. Sabi niya, Baron, don't mess up my script. The next time you come in, smelling like alcohol and acting, blah, 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 with your drunken stupor. Tagus sa buto at laman. Napahiya ako, pare. Nag-crawl ako. Tumawag sa'yo, wife ko noon eh. Nag-aaway kami. Kasi pinost mo yung video. Pumost yung life. Sige, manipulate. Manipulate pa more. Mga bongo na mga koni mo. Matapang ang mga Bisayang babae. Matapang yung... May kasama akong chicks dun sa hotel. Pupunta sa bahay, apat na bruce kong lalaki dadalhin ako. Hindi, natakot ako. Baka patayin ako eh. At kasama po natin ngayon ang controversial, yes, pero napakahusay na aktor. Ako lagi ko yun sinasabi, napakahusay niya. Sino pa nga bang ating tinutukoy? Baron Geisler. Ay, Mama. Yes. O, ba't parang ano ka, malamig ang kamay mo? Kabado ako eh. Payakap nga. It's good to see you, Matt. It's been a while. So, mga hindi nakakaalam, nagkasama kami ni Baron sa Tabing Ilog. 1998. Mga lumang tao sa industriya. Abang tumatanda, lalo tayong nag-fresh. Lalo tayong sumasariwa. At sariwain nga natin ito. Ayan tayo. Hindi. Yun totoo. Anong initial reaction mo nung alam mo na maghaharap tayo? Kabado, sa totoo lang. Kasi alam kong hindi ka plastic na tao. And you're there for the truth, which is good. Mm-hmm. I like it. I'm always for the truth as well. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa usapan natin yan. But I know naman, we've been friends for the longest time. So ayan na mga pahiwatig ni Baron. We've been friends. Dapat nice ako sa kanya. And then the good thing, the thing that I like and love about you, Mama Onji, is you speak the truth with love. Kasi pag may mga nagagawa ako, kino-call out kita. Call out mo ako, and ako naman, ang kagandahan doon, hindi ako na-hurt. So sa tuwing ibinabalita kita sa OGDS Showbiz Update, ikaw pa minsan ang headline. Nako, may ginawa na naman si Baron sa senior high. So, ano nagiging reaction mo? Si Mama Odge naman. Hindi, nag-message ako sa'yo. Mama Odge naman, oh. May damage control na nga, eh. Makailangan. Yan, no? Kasi nung ginagawa ko yung senior high, I wasn't prepared to face all the obstacles in Manila. Kasi 6 years akong nakatira sa Cebu. So everything was new to me again. So nanibago ako sa sistema sa Manila. And being far away from my family na nakatira ako sa isang kahon lang, sa isang condo, feeling ko parang may OFW feels. Nagtatrabaho ako sa malayo, kahit malapit, wala akong kasama. Dahil ang family mo nasa Cebu, ikaw nasa Manila. Nasa Manila. Tapos kung may mga issues ako, wala akong makausap dahil lahat ng mga real friends ko nasa Cebu. I fell off the wagon. But the good thing is, I bounce back forward kagad. Mm-hmm. And totoo naman, yung pag-alis ko sa show, I shot a film. The film, Dearly Beloved. So tama na. Hindi ka inalis. Hindi ako inalis. Kasi bumalik ka ulit. Yeah. And so pwede kang tanggalin that time kung nag-attitude ka? Or... Hindi naman ako kasi nag-attitude. Ang naging issue lang nila is, nalapitan ako ni Direk Onat Diaz. You smell like alcohol. Did you drink? Yes, Direk, kanina. And then gumana lang siya, okay. Ang dami ng pagkakataong pinatawad ka at hinangaan kang muli ng mga tagahanga. Siguro isa na rito ang dahilan ay napakahusay mo aktor. Kaya hindi ka nila maitapon. Kahit gusto ako itapon. Kaya diba kahit nakakabalita sila na nakainom na naman si Baron or meron na namang nakainkwentro sa set or may nakagalit, ganyan. Wala naman ako nakainkwentro sa set. Yan, gusto kong linawin. Wala akong nakainkwentro sa set. Mm-hmm. So hindi ko alam kung wala ka bang yung na... source mo, to be honest. Kasi kinausap ko silang lahat eh. Sina Blythe, lahat. Sabi ko, may reklamo daw kayo sa akin. May
lumalabas sa balita. Ha? Walang ganun, Dad. We got you, you know? What are they talking about? I was just with Blythe, sabi ni Elijah. Kasi lagi ko siyang kaeksena. Sabi ni Blythe, ba't ako nasasangkot sa mga chismis? Ako na naman! Ako na naman! Alam mo yung boses ni Blythe, diba? So, dun pa lang, medyo sumakit lang yung damdamin ko na parang bakit may dinagdag na inaway ako sa set. Kung may improvement man sa akin, okay, sumablay. Sumablay ako. And napagsabihan na rin ako ng boss regarding that. Hindi ako nagsinungaling. But hindi ko lang maintindihan yung meron akong inaway or meron akong binastos. Doon ako parang, sige, my wife knows this. Pag may ginawa akong kasalanan, talaga inaamin ko eh. Pero pag may dinagdag, doon medyo na-off balance ako. Baka rin minsan, pag nakakainom ka, hindi mo naalala kung ano yung nangyari, kung ano yung nagawa mo. Ay, hindi naman. Hindi naman ako nagba-blackout lately eh. Or even, simula nung nag-rehab ako, hindi ako umaabot sa blackouts kasi, Mama Oji, if ganun akong uminom, malamang may mga videos na tayo nakikita kasi everything is out there. Ang daling i-cancel out si Baron. Diba? Yeah, but syempre, may NDA tayo pag nasa production o nasa set. No, what I'm trying to say is, if Baron relapsed or uminom, nagkakalat, ang daling i-video yan ng mga tao, lalo na medyo mainit yung name ko ngayon, di ba? Diba? Aminin natin. So, may nakita ba silang videos? Wala. Kaya grateful ako. Thankful ako kay God na parang, Lord, thank you, hindi ako umabot. Kaya nga, binigyan ng preno, gaya ng sinabi mo kanina. Nabigyan ka agad ng preno. Bago pa umabot sa ikasisira talaga ng pamilya ko. So, you know, yung recovery is, it's quite hard, especially kung wala akong foundation here or a fellowship group. But now that I know na it could be very hard, taxing, lonely, bago pa man ako sumabak ulit nitong January, bait ni God, nagkaroon ako ng fellowship. And simula noon, every Thursday, kahit may ibang mga agenda, I make it a point na Thursday is fellowship, Sunday is church. And because of that, everything is just smooth sailing. So, ang pinagdadasal ko lang eh, maging consistent. Yun lang naman sana tuloy-tuloy. So, consistent naman so far? Yeah. When you say consistent, ano na yung mga hindi mo na ginagawa? Hindi na ako pumunta sa mga convenience store. Para bumili ng alak. Oo. Kung bibili ako ng pagkain or whatever, puro delivery service na lang. So, when was the last time you drank? The last time I drank was before Christmas. Anong effect sa'yo pag hindi ka na umiinom? Mas may clarity. Okay yung mga decisions ko. Mas masarap mabuhay talaga eh. Hmm. Hindi foggy eh. Mas okay kami ni wifey. Hmm. Hindi na ako binabato ng sinigang. Diba? Tumawag sa iyo wife ko noon eh, nung nag-aaway kami. Oo, ano na bash din kasi siya. Kasi pinost mo yung video. Oh my God. Dinatakot ako, baka patayin ako eh. Nasa hotel ako noon, wala naman akong kasama babae. Eh, syempre, may mga babaeng insecure. Pogi ako eh. Joke. Pogi ka naman talaga. Hindi, so, inisip niya siguro na may kasama akong chicks doon sa hotel. Wala. Sinurprise ka niya? Sinurprise niya ako to check kung may babae. Eh, wala. Wala o wala na? Wala. Wala na, ikaw talaga. Lalong lumalamig kamay ko. Nga, wala. Dahil tapos na? Or ano? Wala talaga. Wala kami. Talaga. O tapos? Wala talaga. Okay. Wala talaga. So, katatapos ko lang kumain ng sinigang doon. Akala ng mga tao, yelo o tubig yung tinapon sinigang siya. Sinigang pala. But ang kagandahan ngayon, me and my wife just came from a marriage retreat. We renewed our vows ng CCF sa Cebu. And I would say, things are smooth. Mas may communication. Kasi for 5 years na kaming married eh. This coming September. This is my longest relationship. I'm just very grateful na mga issues namin before, na forgive niya na. Dati kasi, wala siyang respeto ang kausapin ako. Siyempre, may mga pagkakamali akong nagawa before. Kaya hindi before. Ka nire-respeto. Yeah. Mga promises na napapako. Nadala niya yon for the longest time. So, nakailang counseling kami pero hindi nag-work eh. Ang nakatulong talaga sa amin is fellowship and yung mga friends namin sa Cebu who guided us and also CCF Katipunan sa Penwell Home, si Pastor Tony De La Paz, na parang, ano? Parang ginanon na kami. Parang kayo mga bata. Mahal mo ba si Baron? Gumanon si Pastor Tony De La Paz. Oo. Ikaw, Baron. Mahal mo ba si Jamie? Opo. Yun naman pala. Ayusin nyo na. You have to help each other. So of course, hindi naman ganun kabilis. Slowly, slowly, yung wife ko sa kaka-attend namin ng fellowship, naintindihan niya that a man needs respect. We deserve that eh, the way kaming kausapin. Kasi Bisaya wife ko eh. So alam mo yun, matapang ang mga Bisayang babae. Oo, matapang yung, nakatagpo ka ng katapang. Hindi ako sanay. Dati ako yung nagko-control, nagmamanipulate ng relationship. My wife, I can't. I'm afraid.
afraid of my wife. Really? Yes. Bakit ka natatakot sa wife mo? First, I have great respect sa kanya. Mahal ko siya. And may anak kami. And may vows kami. Sinumpaan. Kasal kami eh. So, ayokong magkasala sa Diyos din. Kaya ako lumapit kay Pastor Tony para ayusin kami. And finally, nag-submit siya. Because a wife needs to submit to her husband. Whether palpak yung asawa, kailangan respetuhin ang asawa. Submit in a way na hindi sa alak ha. Sabihin na natin, ito yung decision natin ha. Ako magpa-plan, dapat ito ang gawin natin. She has to submit kahit na tingin niyang palpak ako. Guess mo, kasi matalino wife ko eh. Psychologist yan. Ako, artista. So siguro, for a time, I felt na binibaby niya. Para siyang nanay, hindi asawa. Parang, you do this, you do that. And nakabasag ng ego yon for a man. Na parang, hey, let me take the lead naman. Ako yung mag-lead ng pamilya na. And eventually, she's trying her best na pahabain yung patience sa akin. Kasi kung tutusin, nung ano pa lang eh, kakatubo lang ng utak ko eh, tsaka wisdom. Kasi dati puro ako rock and roll eh. Alak, babae, gimmick. During the time na kayo na ni ano? Ay, hindi. Hindi ka ng babae. Simula nung nagpunta ako ng Cebu, slowly ako nagkaroon ng wisdom. Kasi yung mga taong sinamahan ko ay mabubuting tao, edukado, malapit sa Diyos. Doon, slowly, nagkaroon ako ng better understanding sa buhay. It's about love. Love of the Father, love of people. May it be your enemies, may it be your friends, pero love the unlovable. Ngayon ba mas naiintindihan mo na kaya nangyayari itong pag-inom mo, yung womanizing mo? May rason kung bakit siya nangyayari. It's love eh. The solution is love. Noon, hindi ko maintindihan yung pag-ibig o yung pagmamahal ng nanay ko sa akin. Nire-reject ko ang pagpapaalala ng mga tao sa industriya na, uy, mali yan. That's love pala. And I was rejecting love. And I was doing things my way. Kasi immature ako eh. Selfish. Hindi ko naintindihan na may certain path na kailangan. You know, aside from love, I think it's self-respect. Tinatakbuhan ko yung problema ko. Imbis na ayusin ko. So, nag-pile up lahat ng mga problema. At sa hindi ko na siya madala. Natingin ko, mabaliw na ako. So, nung nag-rehab ako sa Cebu, nag-6 months ako doon, 9 months sober, and then nag-lapse ako, nag-take ako once, dinala ako ni Jamie sa Davao, I stayed for 1 month. And then, may usapan kami, pag uminom ako, tadiretso niya, 1 month or 3 months. Kaya ako takot sa wife ko. Oh, dahil ayaw mong dalhin ka niya. Dahil hindi talaga siya mangingimi, hindi siya magdadalong. Talagang may biglang pumunta sa bahay, 4 na bruce kong lalaki dadalhin ako. Pero, I think everything happens for a reason kasi habang pumunta ako doon, sa rehab, mas marami akong nalalaman tungkol sa sarili ko. May marami akong na-accept ng mga bagay. Na-realize. Ng mga bagay na yung mga pangit, yung mga disgusting things na mga nagawa ko before na hindi ko in-denial ako ng mga bagay na in-accept ko yung ugly parts of me and also the good parts. And then, doon slowly, nirespeto ko na sarili ko, minahal ko, mas inintindi ko, kaya pala ako umiinom ganito. Tapos may mga flashbacks of the people I hurt. And then yung mga resentments ko sa buhay, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga tao. Nilet go. And that's a healing process. It's not easy. It takes time. Recovery in general, from alcoholism, addiction, is a lifelong process. I'm just grateful that, yeah, if people see me fail, may naririnig sila, I'm grateful that I'm still here because I forgive myself. Thank you, yes, yung industriya na forgive ako. Thank you, forgive ako ni God. Pero yung pinaka-importante is for me to forgive myself from the guilt and shame that I've caused many. And by doing so, mas gumagaan. Wala na masyadong friction. So, mas swabe. Kasi every time iinom ka, alam mong problema ang sasalubong sa'yo. And the good thing naman with me, I mean, it's still a bad thing, but kunwari, I'm alone in Manila. Wala naman sigurong makakaalam. Kung iinom ako, wala akong taping the next day, iinom ako. The next day, I feel that guilt and shame. So anong mangyayari? Cycle. Para mawala, siguro another beer. Kasi hindi ko ma-face yung guilt and shame. Wala akong makausap doon. Wala akong fellowship. So now that I have fellowship, bago pa man umabot doon sa, parang ang sarap uminom yan. Punta na lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Buksan natin Bible. Let's do this. Let's process what you're feeling. And I'm grateful. Kasi bago nag-New Year, I was so depressed because of all the mistakes that I've done in Manila last year. Hindi ko matanggap sa sarili ko na, akala ko okay na ako eh. It's not even like pleasing the people or proving to the people na I'm okay. But ako mismo and my relationship with God, akala ko
akin. Hindi pala. Naging kampante ako and then I wasn't ready. And then natakot ako, Lord, Lord, ang dami mong binibigay sa akin na success. I know there will be consequences eventually in the future na I'll have to face. But thank you for saving me. Thank you na hindi sumobra. Alam mo yun? Nagkaroon ng preno. So I prayed to Him fervently before New Year. Lord, please send your angels to guide me in Manila because ang dami ko pong work, hindi ko po kakayanin. Biglang, pagdating ng January 1, nasa Cebu ako nito. May tumawag sa akin na pastor, ibigang, bro, kamusta ka? Workout tayo? Hanggat sa araw-araw niya ako, si Yoharni, Pastor Yoharni Bendoy, meron silang church at saka school. Everyday, parang pinupuntahan niya ako. At saan wala yung sanib o yung darkness kasi my faith was broken. So, na-restore ako slowly, slowly. And then, pagdating ko sa Manila, ito naman, mga anghel din. Nagkaroon ako ng grupo, fellowship. Ayan, constantly going to church. Thursdays in the morning, I meet with Pastor Joseph Zandro and his wife. Couples therapy, group session. Paggabi, fellowship naman with mixed na yan, men and women of Christ. And I'm like, wow, thank you Lord. Ito, answered prayer though. The best gift that you could give me this year before starting all of these projects. So, Baron, na narinig ka, napapanood ka, at syempre, yung kanilang summary or yung realization nila, oh, nagbago na nga si Baron. Mamarkahan nila yan. So, kailangan, hindi na nila dapat mabalitaan next time na si Baron ay nakainom. Yun ba yung promise mo sa kanila? I don't want to promise anything. I think the best gift talaga and answer is just by keep, you know, stumbling forward, moving forward, and just do what I'm doing, being consistent. Kasi if you promise to people, it's so superficial and fake because I would rather make that covenant to myself and to my Creator, to my family. Yun yung talagang key people in my life. Hindi sa hindi ko binibigyan ng importansya yung mga supporters natin. But as they can see naman sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon, I see a lot of encouraging messages because matatalino yung viewers natin. Matatalino viewers mo. Correct. Mama Oji. They understand. Because one way or another, meron silang kapatid na katulad ko. Anak na katulad ko. Asawa na katulad ko. Maintindihan nila, makikita nila, at least Baron is making an effort. Andito tayo para lumaban sa mga addicts, sa mga alcoholic na nagre-recover. Laban tayo. Hindi tayo perfecto. Being the best version of ourselves. And that's what I want to happen. I want to, like, God is so great. I get to do this movie, Dearly Beloved, which is my first, I would say, major role. And it's commercial movie siya. And working with the best of the best, Direk Marla Ancheta, Direk Nap Hamir for our lighting, great actors. Nakaka-intriga rin tong pelikulang ito, ha? Yeah. Kayo ni Christine, meron kayong naunang anak at naunang asawa. Yes. So, hiwalay kayo doon. Tapos, pinagtagpo kayo ng panahon. Hindi biro yung proseso ng Dearly Beloved. So, it was really meant to touch the heartstrings and to entertain the masses. You know, mapamayaman, kung saan man estado ka, anong mga estado mo sa buhay. Lahat makaka-relate kasi may mga anak doon. Anak, nanay, tatay, lola, lahat. So, yung malulutong ang mga linya rito. Nung nag-dubbing ako, talagang natulala ako sa mga eksena na gawa namin. Ang galing mag-edit ni Direk Marla. Ganun pala yun. To be honest, kasi alam kong hindi ako ganun kagwapuhan. Iba yung taste ng mukha ko eh. Iba yung timple eh. Kasi meron akong scar, hindi ako John Lloyd. Ang ginawa ko para lumabas yung leading man vibe. Nanood ako ng Aga Mulak movie. Nanood ako ng Piolo movie. Nanood ako ng John Lloyd movie. Lahat doon, nagnakaw ako sa kanila. Mga tingin, mga ganyan. Pag-deliver. So sila. Sorry guys, mga lodi ko kayo. Minensyon kong actors kanina. Sa inyo ako kumuha ng inspirasyon. Para mag-work yung ganong klaseng formula of puppy dog ay malinis, lovable. You know, in the next month, I'm shooting again a film. Grateful ako na yung binibigay sa akin project ngayon. Pati yung smoking ko is... Nabawasan kasi I train twice a day for martial arts, weightlifting, and fight choreography, stunts. And I need to be mentally, physically prepared for this film. And it's not just like an ordinary film. This is produced by Netflix Worldwide. And I play an autistic character. And I cannot mess that up because maraming pupuna sa atin, diba? Kasi komplikadong topic yan. That's why this movie is very dear, very close to my heart. So, Baron, kumusta ka as a dad? I'm very loving, sweet. I call my daughter every day, even if I'm busy.
with my boys naman, Jamie, I'm very sweet and kalmado ako. When I correct them, malumanay ako eh. Tsaka di ako masyadong matigas. Hindi mo sinasabayan yung galit niya? Hindi ko sinasabayan. Tsaka mahilig ako magyakap ng anak. I'd say good job, but I would rather converse with them. And then out of the blue, yung 18-year-old namin who's studying in Cebu Doctors, I have a good relationship with them and kiss him sa cheeks and a hug is, you know, it's good enough na it means a lot. Dun sa 10-year-old, nag-I love you. And he says, I love you too. He calls me daddy. Me and my wife may hit a point na whenever we are in Cebu, we need to go out and bond with the family. Kahit sa swimming pool lang. Sa wife ko naman, you know, being a father is not easy. Happy-go-lucky ako before. Now, para akong ABS-CBN. In the service, not of the Filipino, but of my family. For my family. Siyempre, nabanggit na rin ni Baron na ang isa sa mga vision niya nung araw bukod sa pag-inom ay pambababae. But you only have one kid, no? Yeah. So far? So far, yeah. Wala bang, ano? Not that I know of. Yun, malala. Alam mo, si Baron, ano yan eh. Madaling malaman kung nagsinungaling, di ba? Oo. When I speak the truth, I speak the truth. When I lie. So, I have someone out there. Pero for now, I have a kid. Out there, another one. But for now, I hope someday when things are okay, we'll get to talk with her here. Katabi ko na siya dito. Uh-oh. Hi, Anna. Kumusta? Her. Babae. Yeah. Ito naman aware si Jamie na meron kang isang kid. Yeah, yeah. Ikaw ba pag nakikita mo yung anak mo sa iba, parang you feel guilty na hindi ako kasama sa paglaki niya or hindi ka naging bahagi ng paglaki? May yes or no dyan. Kasi happy ako na lumaki siyang hindi niya naranasan yung kapangitan ng ugali ko, kabalastugan ko. Pero lonely and sad because I didn't get to hug her or see her grow up or talk to her or play with her. Pero, you know, I always believe in everything happens for a reason. So looking forward ka ba? Of course. Sa chance na ma-meet siya. Na-meet ko na. Na-meet niya rin si Jamie. Oh, talaga? Magka-message kami. Umiyak ako. Kasi noong 2016 and 17, nung namatay yung mami ko, mag-isa na lang ako noon. Pero before my mom passed away, tumiting ako sa IG ng anak ko. Kumusta ka? Hindi ko lang masabi na ako yung tatay. Pero lagi ako nakaabang. Tapos umiiyak ako habang lango ako sa alak. Malita. Kaya nakarelate ako kay Rustin sa Dollhouse. Na, doon ako humugot? Oo, doon ako humugot. Talagang, mahal kita. Kasi ang huling beses ko siyang nakita, 5 or 6 years old siya. Then, biglang dalaga na siya. Natuwa ako, naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin. Pero hindi ko pinakita ang umiyak ako. Parang nonchalant. Kasi kinausap ako na wife ko na, oh, huwag kang creepy, ha? Ginanon ako ng wife ko. Relax ka lang. Cool ka lang. Sa first meeting namin, kasi sabi ko, ha? Excited ako. Ganito ganyan. Mayayakap ko rin. Ganito ganyan. Oh, 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 oh. Sino gumawa ng paraan para mag-meet kayo? Tinanong ko. Kasi siya yung message sa message. Then, niligawan ko. Ang ganun. Slowly. Hanggat sa nagkaroon na develop na yung trust, doon na ako umirit na, can I meet you? Oh. Where can I visit you? Come to the house. I'll prepare lunch for you. And I'm like, okay, can Mama Jamie come? Of course. And nagdala ako ng cake. Bumili ako ng kumpletong set ng birthstone niya. Pumunta kami sa kahit mahal. Kaya ba natin afford yan? Mahal. Sabi ko kay Jamie, dami ko ng utang sa anak ko. Sige na, ito lang, bilhin natin. Pero maganda set siya na parang pwede siyang heirloom in the future. So ayun, pagdating ko doon, may dala-dala akong dalawang cake at saka yung parang naligo ako pero hindi yung masamang intention. Talagang andun, excited ako na binigay ko yung jewelry, cake. What an experience. But nagalit siya sa akin. Sa mga nabalitaan niya, yung concern siya last year na parang, are you relapsing? Mama Jamie is Tito Baron relapsing? Nag-uusap siya. Concerned. Concern. And then he said, yeah, don't worry. Ganito, ganito. So, yeah. Pero handa ka ba kung sakali na kung paano, kung pagagalitan ka o tatalakan ka ng bata pag nakita mo, maiintindihan ko kasi wala ako noon. Eh. Ah, hindi naman. Buti nilang pinalaki siyang maayos ng mama at papa niya. She's a very bright kid. Hindi nagmana sa akin. Looks lang. Ano tawag sa'yo? Kinilig ako nung sa message. Dad tawag sa akin. Oh! Naiyak ka na? Oh, medyo. Kinilig lang talaga. Parang sinagot ako, alam mo yun. So, siya yung panganay mo? Yeah. So, paano ka makakabawi kay Bagets? Time. Dinners, luncheons. Right now, ano lang, parehong busy school. Ako naman, I'm really taking my career seriously, focusing para makapag-ipon. Para sa pang-college ni Tali, kailangan prepare ko na rin. Grabe.
Grabe, ang dami. Yung pagmamature ba? I never, ever in my wildest dreams na aabot ako sa ganitong posisyon o estado. Na ang kinikita ko ay para sa anak ko, para sa future nila. Wala nga akong nabibili para sa akin. Talaga? Yeah. Si Jamie, wala rin. Yung mga suit ko, puro yan sponsored by. So grateful ako sa mga tumutulong sa amin. I'm not yet there financially. Ang dami ko pang tatrabahuin. And I'm praying. Each day, I'm grateful kay God na I get to do so many things. So, I'm praying dumating sa point na maging consistent talaga ako. Mag-hit yung Dearly Beloved. Please guys, support Dearly Beloved this March 30 in theaters nationwide. I'm praying for endorsements, more endorsements to come. Para makapag-ipon ako, nakabili na ako ng bahay sa Cebu out of my earnings sa Limonyo. Noon, akala ko nung 2016, 2017, 2015, 2014. Noon, akala ko mamatay akong addict. Akala ko mamatay akong alcoholic. Sabi ko, namo, okay na ako dito. Feeling ko, sa delusion ko, sa alcohol and drugs, akala ko naabot ko na yung peak. Hindi pa pala. So sabi ko, pwede na ako mamatay. Nalo ako sa gawad buhay dahil sa entablado, sa isang musical na ginawa namin sa CCP, sa Tanghalang Pilipino. Okay na, pwede na ako magpakamatay. Rockstar, pare. Actually, wala pa sa kalingkingan. Ang blessed ko nga, hindi natuloy. Yung pag-take ko ng, I was about to take my Kasi tignan mo, ngayon, kaka-bless lang sa akin ng Walk of Fame. Walk of Fame. Tapos yung mga kasama ko sa upuan, mga nirerespeto ko, mga bigati. Attorney Gozun, Mr. M, Direk Brillante, Direk Vincent, Vic Del Rosario. Ako lang yung artista doon. Tapos for movies kami. The rest, TV. So I'm like, wow, Lord, thank you for this wonderful surprise. Siguro, if I just keep honoring you, be faithful, and abide sa will mo, then there's more to come. Yes. But of course, I'm not expecting kasi pangit naman ang ganun, di ba? Yung transactional, yung relationship ko kay God. Hindi naman genie si God. But if you are a faithful servant to Him, one way or another, He will, at His own perfect time, really exalt you in due time. Consistency is key lang. So, Baron, palagay mo ba, nung namatay ang nanay mo, naibigay mo sa kanya lang? Sakit ang ulo. Pain. Frustration. Alam mo, isang malaking pagsisisi ko yun na never nakita ng mommy ko na successful na ako, na nakabili ako ng sarili kong bahay. Hindi na umiinom. Trying his best to be a good human being. Hindi niya man lang nakilala yung apo niya, si Talitha Kumi. So, ang suswerte ng mga kapatid ko kasi naabutan ng lahat ng anak nila, si mommy. And nung time na may sakit si mommy'ng cancer, twice ko lang siyang pinuntahan sa ospital habang dinadialysis siya. I did not have the guts to go because I was so afraid. In my head, gumawa na ako ng dun si mommy sa room niya. Alam ko nandyan siya, nandito lang ako sa room ko. So, prepare ko sarili ko na kapag nawala siya, masanay ako. Pero nagregret ako. Kasi I saw her die. I saw my mom's pupils dilate right in front of me. Ito yung times na I was really trying my best to stay sober. To give it to her man lang before she dies. Pag ganun ko, mami, babalik ako. I'll see you. She was very weak na nung point na to. Pakiss na ako. Tapos paangat siya. May gusto nga sasabihin. Tapos umaangat siya. Mami, what's that? What are you trying to tell me? Biglang gumanon yung mata niya. Biglang dahan-dahan na siyang nahiga. So, panic kami. Mami, si mami. Andun yung mga kapatid kong babae. Dahan-dahan nakita ko. Nawawala na siya. Doon na nabasag yung mundo ko. For 6 months after my mom's death, 6 months akong nakakulong sa kwarto ko sa Pampanga. Hindi ako lumalabas. Mga director ko na lang yung pumunta sa bahay. Ang babait ng mga to. Mga director na to. Mga kaibigan ko sa industriya. Panay alak lang. Ang daming alak doon. Tapos naka-bathrobe. Minsan lang ako maligo or maliligo ako. Magpupul. Ang utak ko noon, kahit patay mami ko, pag nakainom na ako, parang totoo pala yung sa pelikula. Yayakapin mo yung pillow. Aamuyin mo. Nandun yung scent ng mami ko. Mami, yun na yung pagsisisi. Doon na ako naging delusional. One time, tinawagan nila ako ni, siguro nalaman nila na from people, maliit lang ang mundo, di ba? Parang si Baron, huy, so nababaliw na. Tinawagan ako ni David Fabros. Baron, go to CCP and audition. I went to CCP, nakainom. Sabi ko, sige, trip lang to. I want to get out of my house. Ito CCP. Long hair, ang dungis, parang hindi naligo. Pinakanta ako, first audition. Pinasayaw ako. Nakuha. Kuha ako. Sabi ko, okay to ha. Balik ako. Ganun na naman. Nag-improve ako. Papaka-artist ako. Feeling. Pero it worked. And then, rehearsal time. Highbrow ang mga nasa teatro. Pag nagkakamali ako, ay Dory. May Dory dito. Ano ba kinakain ng Dory?
tae, di ba? Nakakalimot ng linya. Oh my God. Oh. Kaya nga si Dory, di ba? Hindi niya alam kung saan siya pumunta. Kasi walang laman ng utak. So, ganun ha. So, sige, papakita ko sa inyo. Until, hindi pa rin. Na-call out ako ni Sir Chris Meliado. Sabi niya, Baron, don't mess up my script. And then Chris Meliado goes, Baron, with a smile, kami dalawa, pinatawag niya ako. The next time you come in, smelling like alcohol and acting, blah, 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 with your drunken stupor. Alam mo yung matalino ang nanakot sa'yo, parang tagus sa buto at laman. Napahiya ako, pare. Nag-crawl ako. First time akong kinausap ng gano'n ng tao. Iyak ako. Fetal position lang. Maghapon, umiiyak ako. Habang nagre-rehearse sila, walang pakialam sa akin yung mga ano. Simula nun, kumuha ako ng tao na makakapartner ko to help me throw my dialogue, my lines. And hindi na ako minum sa rehearsal. Oo, talaga. Memorize ko na. Tapos, pre-move ko talaga. Maayos ako. And then, yung alternate ko, yung nagsimula nung show, ang sama na loob ko. You're not ready yet, sabi ni Direk Chris. Pagdating nung next week, ako nag-open, nadagdagan ko ng mga nuances at saka ginulat ko talaga sila. Kahit ako nagulat sa sarili ko na pagkatapos na ang play, palakpakan, lapit sa akin si Sir Chris at saka si Sir Nicanor. Umiiyak, bravo, Baron, bravo. Umiiyak sila. So eventually, nakuha ko, hindi ako pumalpak. And then, ending, nakulong ako after. Fast forward, nasa rehabilitation ako. 3 months na ako dun. And then, tinawagan naman Direk Chris. Baron, I'm going to accept your award for Gawad Buhay. You won best performing of an actor. And then sabi niya, see, if you're sober and you're good, good things will happen. I'll give you a reward when you get out. Dito mo na nararamdaman, Baron, na maraming naniniwala sa iyo. Maraming nagmamalasakit sa'yo at nagmamahal sa iyo. So dapat lang, hindi mo yun sinasayang. Yes, sir. Gusto ko rin magpasalamat kay Jamie kasi through thick and thin nandyan siya para sa'yo. Pagkausap ko yung misis mo, talagang, wow, kung ibang babae ito, susuko ito eh. Yun ang ano ko ah, gusto ko sabihin sa kanya, pero nakakabilib. Hindi ka kiniiwan, lagi siyang nasa'yo. It's because of God's grace. We're meant to be. Me and Jamie is meant to be. We're fighting for each other and we will be fighting for each other for many, many years to come. I could say like, upon awakening, katabi ko matulog eh. This is it. But mahal ko eh. I watch her sleeping. Lahat na mga kabanguhan namin, kabahuan namin, mahal ko eh. And I can't see myself with any other woman. Or I can't imagine myself to be married to any other woman but her. So she's the one. She's God's best. Kasi if it weren't for Jamie, siguro naglulupasay pa rin ako dyan sa may Fridays or kung saan. Guys, inom tayo, pare. Ano ang maipapayon mo sa mga may pinagdadaanan din katulad mo? Or may mga bisyo rin ng katulad mo na ikaw naman na lampasan mo siya and trying all your best para hindi na maulit. Kailangan lang gustuhin natin yung pagbabago. Mismo manggaling sa puso natin. Hindi yung magbabago tayo para sa taong mahal natin o idinikta sa atin. Naniniwala ako na yun ang nag-work sa akin nung na-hit ko yung rock bottom na wala na akong mapupuntahan kundi abutin ang kamay ng Diyos. And there's always hope. We're never alone. Na-realize ko na marami palang nagmamahal sa akin. Akala ko yung mga nagsasabi sa akin na, huy, magbago ka na. Akala ko mga kaaway ko sila. Hindi pala. Sila pala yung tunay na nagmamahal sa akin. Change comes from within, but with the help of people who are struggling with the same kind of disease. So it's never too late to change. You could always talk to a friend who can bring you to a recovery program. Hindi nakakayang humingi ng tulong. Hindi nakakayang lumapit at aminin sa sarili na mayroon talaga akong problema. And wag natin antayin na umabot sa point na it's either mabaliw tayo, totally mawalan ng taong maniniwala sa atin at mag-give up ng lahat. And wala sa edad yan, tignan nyo. Noon, akala ko wala nang hope sa career ko. Kung kailan naging 41 ako, tsaka ako nagkaroon ng hits. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako nagkaroon ng love story. Mga nakapilang projects na ako yung leading man. So, kanya-kanyang pace yan. Huwag lang natin ikumpara ang sarili natin. Kasi the more na kinukumpara natin, the more nandun yung jealousy, yung hatred natin sa sarili. So, hindi natin mahanap ang tunay natin pagkatao. Because recovery starts from acceptance, humility, and surrender.